I feel love bursting at the seams, a warmth I've not felt before. Love permeates my dreams like waves crashing into the shore. A hand can only be held by so many. COVID vaccination. The process is smooth and organized. So here are just checking. Once you get inside, you will be interviewed, and then when you pass the interview, start the vaccination. Now, start of my day. Good morning. Welcome to my channel, The Pink Warrior. This is my start of the day. Early morning, after taking my barley juice or after cooking, pag may pasok sa CMC, nagluluto muna ako. Pero work at home kasi siya ngayon. Twice a week or thrice a week lang siya pumapasok sa office. So pag work at home siya, late na ako nagluluto. But early in the morning, umakyat ako sa rooftop para maglinis. Maglinis ng pupo, ng dog. Yan. And today, after my vaccine yesterday, ang nararamdaman ko lang po ay masakit yung braso ko. And yesterday and last night, gusto ko lang kumain ng kumain. Kaya, siguro mga 11 na kumakain pa. Pero ano na lang, tinapay na lang at saka yung gatas na ensure. So today, scheduled ko na maglaba. Ganito po ako eh. I always challenge myself. Kasi yung iba sabi, masakit ang katawan, yung after ng vaccination, lalagnat, nag-chill. So para awa ng Diyos, wala naman po pag-chill, walang paglalagnat. Although masakit talaga yung braso, masakit. Yung tinurukan, masakit talaga. So, the challenge is to wash. Ako po naglalaban ng mga damit ko. Anyway, konti lang naman po yun. At hindi ako gumagamit ng washing machine. Nag-washing machine lang ako pagka yung mga bedsheets, saka yung mga
gamit ko, hand wash ko po yun, lalaban. So, lalaban na po si Tita Archie. At walang masyadong side effect yung aking vaccine. And nag-iintay na lang ako ng order ko na chicken feet. Tingin ko yun, sana meron. Kasi dinideliver lang yun dito. Ipapangregalo ko po. This is my early morning routine for today. Today, I will be cooking pancit canton for this morning. Yung mga pansaw ko kasi niluto ko na yun. Kakapin ko kasi bumibili na ako ng madami. Tapos ni-stock sa freezer. Pero luto na siya bago ko ilagay sa freezer para hindi mailato. So, magluto ako ngayon ng pancit canton. Yung bawang, sibuyas. Yung gulay natin. One week na to, mag-binge na to. Kailangan mag-upload. Sobra talagang sinusunod ko lahat, sinasabi ng herbalist ko. Kailangan organic. Bawal ang root crops, bawal ang ganito, bawal ang ganyan. Pero she allowed me to eat meat, basta at large. Pwede ako kumain ng manok, ng baka, basta yung nakagala, yung kinakain damo. Pero baka mahal pa. Kamahal na mga organic, pero pwede naman tayo kung paano kung wala walang pambili ng organic. Paano na tayo? So ang ginagawa ko, meron namang alternative. Ginagawa ko yung gulay ko sa palengke. Kasi dito malapit sa amin yung Balintawak Market. Bagsakan niya ng mga gulay from north to south. Lalo na yung galing sa north, galing ng Baguio. Diyan talaga binabagsak sa Balintawak.
So, ginagawa ko is, pagka naminay ko, naminay kami ni anak eh, gulay. For 1 week ka, nuhugasan ko muna siya sa baking soda. Babad ko mga 5 minutes. 5 to 10 minutes. Tapos, ititirain ko. Siya ako ilalagay sa rep. Yung mga green leafy, pinauna-una ko mga pinagdulon ito kasi hindi yung tatagal ng isang linggo. Tapos, tayo na mahihirap, hindi natin kaya i-sustain yung everyday ka eh organic. Baka mahal kaya ng organic. So may paraan makakawari yun. Maganda kung nasa probinsya ka kasi kapagtanim ka ng sarili mo gulay at masisiguro mo organic talaga. Tayo, tapusin ko lang to. Kasi dumating na yung in-order ko na paa ng manok. Lilinisin ko yun. Actually, malinis na yun. Tatanggalan ko na lang ng mga fingernails. Gusto ko yan kasi nabasa ko yan. Ano yan? Good source of collagen. Chicken feet. Sa Thailand, ang lalaki ng ano? Chicken feet. Sold ka. Ilang piraso ng sold ka. Dito sa atin kasi ano eh, maliliit lang yung chicken feet natin. Balik tayo dun sa mahirap na cancer patient. Yun po yung sinasabi ko kasi hindi po natin kaya i-sustain yung mga organic. Masyadong mabigat sa bulsa. Lalo na kung wala naman po tayong anak buhay. Katulad. Tapo ako ng anak buhay. Hindi na po ako nag-work. And nung nag-start po ako na nung nalaman ko na may cancer yung business ko or yung source of income ko in-stop ko kasi ang pera ko po that time is nasa market. Pinull out ko siya lahat. And until now, for almost 3 years, wala. Hindi ako naglalagay ng pera sa market. Maybe, baka po, maisipan ko ulit pag okay na yung takbo ng utak. Pagkaya na ng pressure. Kasi stress po yun po yun. Kailangan bantayan pa otherwise. Sa isang iglap, wala lahat yung pera. Thank you.
here, we will cut the fingernails. Just a little bit. Okay. Kasi kailangan natin itanggalin. Otherwise, diba? Yan. Yan. Okay. Dami nito. Tatanggalan ko ng ano. Habang nililinis ko to, natutoy yung aking carne. So, ito yung mga frozen, ano ko, liver and gizzard. Tsaka yung aking ground pork, frozen din. Buto na yan parehas. Ito yung isasahod ko sa aking pancetta. Malaki. Ayan, natin yung kumulo. Ito, sikirito yung kumulo. Parang yung tango. Kasi kawali na hindi nyo yung sigaan pero nakakapuloso pero ito muna yung pagkata. Yung takip niya ito kasi yung nataka kayo bakit ito pinakip. Ito yung takip niya. Kaso nabasa ko ito. Bibili pa ako ng pang 100.
chicken stock ko. Okay lang po yung kasi. Kasi mag-tip-tip ako ng pita para maging shiny yung ating pancit. Katina, nag-prepare na ako ng ito. Nalagyan ko siya ng konting cornstarch. Tapos, konting paprika. Paprika ang pinapang kulay ko. Wala ako, ano eh, anato. Or acerete. Para yung kanto natin hindi dry. Like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. And all